Hali po mga kababayan, nandito na naman tayo muli mga kababayan, sinuot na naman natin ang kabundukan upang mamahagi ng biyaya. Of course mga kababayan, maraming salamat po talaga sa ating mga sponsors, subscribers, followers, YouTube members, viewers, commentator, no, nagagawa natin ito mga kababayan. Tuloy-tuloy po ang ating paglalakbay dahil po sa inyong lahat, no? Kaya maraming salamat po. Sa tanghaling ito, meron na naman tayong pupuntahan mga kababayan. Ito ay nakakaiba. Bakit po nasabi kong nakakaiba mga kababayan? Dahil sa kanyang kalagayan. Kaya abangan nyo po mga kababayan. Samahan nyo naman po ang buong team para malaman natin ang buong kwento ni ate or ni kuya. Papunta tayo doon. Tara, let's go! Tayo mga kababayan sa Toboso Negros Occidental mga kababayan. Mga kababayan, itong way na po, no, medyo malayo na po yung ating nilakbay, kalahating kilometro. So, ayun po, nakita niyo po yung bahay na yun, no, na nakayero. Lagpas pa po doon sa likuran pa banda. So, hindi lang pala isang kilometro po ang lalakbay natin. More than po. Kaya tara, sugurin pa rin po natin mga kababayan. Hindi naman natin iniinda. Yung pagod, yung layo, yung init, yung putik, yung ulan, ang importante. Makahatid tayo ng biyaya sa mga taong nangangailangan. Buti na lang ngayon mga kababayan yung dinadaanan natin, no, kaka-harvest lang ng tubo, no, dahil kung nagkataon na katulad yan na hindi pa na-harvest ay talagang mahirapan tayo mga kababayan, tulad ng mga previous natin na pinupuntahan natin, yung sinusuot natin, no. Diyos ko po, talagang sumuong tayo sa tubuhan yung mga team natin, yung iba na sugatan dahil matalas ito mga kababayan at Makati, no, kung tawagin sa Bisaya, Dapaw, na pagdumikit sa balat mo na napakasakit at napakakati. Diyos ko po, buti na lang kahit papaano okay yung daanan natin, pero dito pa rin tayo sa tubuhan, no, dumaan. So ito po mga kababayan yung ginagawa natin araw-araw sa buong team, no. Wala tayong pinapalagpas bawat kabundukan talaga mga kababayan. Halos na i-vlog natin dito sa Negros Occidental, dito sa Escalante, bayan ng Escalante, no. Puro bundok akyat kasi nandito yung mga taong
talagang nangangailangan ng tulong, no? Na talagang pupuntahan natin na malayo sa kabihasnan. Kailangan dito, pag hindi ka sanay sa bukid, hindi mo to kayang akyatin. Nako, kung maakyat mo man isa once, okay. No. Once, okay. Pero pag nasundan na ng pangalawang araw, pangatlong araw, hindi na. Hindi ka na makabangon nun. Kasi hindi sana yung tuhod mo. Buti lang, kahit papaano mga kababayan, matagal-tagal man ako nawala dito sa kabundukan. Pero kayang-kaya ko pa rin umakyat. No, kasi 14 years old pa lang ako mga kababayan. Wala na ako sa ganitong pamumuhay. No, pero... nandoon pa rin, kayang-kaya ko pa rin mga kababayan. Yun nga lang, hingal. Hinihingal tayo. Hinihingal tayo mga kababayan, kasama ko talaga yan. Grabe pa naman yung portion. Dahil paakyat, pababa, batuhan, putikan, ganun po. Pero sulit. Kasi yung sakripisyo natin mapapalitan ng ngiti at iyak sa sobrang tuwa sa mga biyayang daladala natin. Time check? Alas 2 ng hapon. So wala pa tayong lunch. Kumain tayo ng biskuit muna. Para kahit papaano di tayo malipasan ng gutom. Kung sa Bisaya, magtimo-timo sa taani og biskuit ba? Para dili jud labi ka kagutom. Nandito na tayo sa Matirik. Ayra. Dan pala, Dani. So, nandito na tayo mga kababayan. Sa wakas, nakarating tayo. Hiningal ang buong team, halos hindi makahakbang. No? Ayan po yung bahay ni ate. Tuloy po tayo. Kamera. Tao po! Tao, hello! Tao po. Hello ate, magandang hapon. Anong pangalan ni ate? Rosemary. Si ate Rosemary. Ilang taon na si ate Rosemary? 45. 45 na? Pila ang anak? Ilan ang anak? Usa. Usa. Nasaan si Mister? Patay na. Patay na? O bakit anong nangyari? Bakit namatay si Mister ng maaga? Kuan ka na sakit man siya ba na nung nagluwa dugo. Oh, bakit? Bakit nagkasakit ng ganyan ati Rosemary? Ano ito siya? Nag-drive siya bitaw o kanang sika niya tapos kanang magsigi bitaw inom? Oh, doon niya nakuha yung sakit niya sa alak, sa madaling salita, alak. Mm. Palahubog siyod, ganon, lasinggero. Walang araw na hindi nalalasing, ganon. Tapos nagkaanak kayo, di ba, isa? Okay. Maitanong ko lang Ate Rosemary kasi nakikita ko na halos meron kayong although meron kayong kamay, may mga kamay kayo, may mga paa kayo, pero bakit pagapang yung lakad nyo? Anong nangyari? Bakit? Kuan, natutas akong papa, polio daw. Sa gamay pa ka? Oo. Sa gamay pa jud na siya? Mga pila ka katuig, aka ato? Wala pa, siguro mga kuan 5 months pa. 5 months pa? Ing anak na jud siya. Wala na dali, wala ka na patambali, di na gamot. Natambalan man ko na, pero kanang jud na ayo. Wala man. Wala man gid na kuan. Susukad jud sa imong pag gamay gid mo 5 months ka sa hantod karon ing anak na jud. Oo. Unsa ka budlay Ate Rosemary na syempre ing anak imong sistema, ganyan ang sistema nimo plus yung may anak ka na, nagkaroon ka ng pamilya, unsa ka lisod? Sudyo kayo. Lisod. Ngan asa ka na lisdan? Hindi, inangano no, pagkapatay sa akong asawa, nakaingon dyo ko nga, paano man ako nga
kuanan nako akong anak ba? Mabuhi. Oh, mabuhi. Pero wala lang nako damhang nga na pasulod ko sa pantawid. Nga murag na kuanan gid ba? Natawaytaw. Oh, na kun kuanan na natabang-tabangan. Na ako joy mga tabang-tabang gid gamay ba. Ah, nalisdan ka ang pagka na nahirapan ka nung nawala yung mister mo kasi iniisip mo paano ko kaya buhayin yung anak ko dahil ganito yung sitwasyon ko, hindi ako makapaghanap buhay. Yun yung iniisip mo. Pero buti lang meron kang purpose na natatanggap every 2 months na yung nakaalalay sa'yo na kahit papaano nakatulong, nag-aaral ang anak. Buti ate, kahit papaano nakapag-asawa ka, ano, na ganyan ang kalagayan mo, no? Di ka nagdalawang isip, Ate Rose, na nag-isulod ni mo bilang na ay pamilya, na ang ana ang sitwasyon, wala ka nag-alangan ato sa una? Wala mo. Nabasig malisdan ka? Wala. Basta gisulod yung gini mo ang sitwasyon na naay asawa. Paano yung sistema dito sa loob ng bahay? Siyempre, ilaw ng tahanan, gumagawa dito sa gawaing bahay, sa loob ng bahay. Kaya halimbawa maglaba, maglinis, kaya mong gampanan, nakayanan ni mo? Kaya raman. Ang paglalaba, ikaw gihapon? Ako man. Kumbaga tanan, imuha tanang ubra. Nakayanan ra ni mo? Wow. So ayan po mga kababayan, no, si Ate Rose may kapansanan, 5 months old pa lang po nung siya ay nagkaroon ng polio, hindi na naagapan or hindi na siguro na pa-check up kasi ganoon naman talaga mga kababayan pag nandito yung buhay mo sa bukid, no. Parang ipapasa Diyos na lang or baliwalain na lang, bahala na kasi hindi naman uso dito yung check up, lalong-lalo na pag wala kang pera, no, hindi uso yan. Talagang tinitiis na lang kung anong buhay meron ka sa araw-araw, titiisin mo na lang yan. And then hindi ko rin masyadong kabisado kung may lunas yung ganitong sitwasyon, yung polio, kasi marami na rin akong na-encounter na na-i-vlog natin na may mga ganitong sistema, no, problema na may mga polio. Hindi ako sigurado kung meron o maagapan pa ba sila, kung mayroong gamutan nito, kung may maintenance, wala akong idea mga kababayan. Pero sabi ni ate, buhat nung 5 months siya hanggang ngayon, no, ganito na siya, and then hanggat nagkaroon siya ng pamilya, nagkaroon ng anak, and then dumating yung panahon na namatay yung mister dahil doon sa pagiinom, sabihin na nating lasinggero, at doon niya nakuha yung kanyang sakit, no, yung sabi ni ate na dumura na ng dugo or nagdupla ng dugo. So ang buhay ngayon ni Ate Rose, nagtatrabaho sa farm. Tubuhan. Nag-aobra ka sa tubuhan? Wala. Gaobra ka kampo? Wala. Kumbaga, kato na lang jud ang giasahan nimo ang purpose jud. O halimbawa lang jud Ate Rose na wala ang purpose, unsa man ang kinabuhi nato karon? Amor, mo gid guro kog obra kampo. Kaya pag yun, mo kaya nimo mo obra kampo? Muguna ana? Muguna ana. Uy. Subutin lang kapit papa, kahit papaano mga kababayan, no? Kasi sabi niya kung hindi siya nakatanggap ng purpose, wala talaga siyang choice, no, mapilitan siyang magtrabaho sa farm, alang-alang daw po sa anak niya kasi walang choice eh. So ganun pa man Ate Rose, ako'y napahanga sa iyo, hindi mo ininda yung buhay o yung sitwasyon mo o yung pagiging PWD mo, lumaban ka, no, at hindi ka nag-alinlangan na harapin yung hamon sa buhay. Yun yung gusto natin mga kababayan, no. Marami nga dyan, kompleto, no, may mga paa, may mga kamay, maayos, makapagtrabaho ng maayos, no, makagawa ng paraan, pero sila pa yung tatamad-tamad, no. Pero itong mga kababayan natin na PWD, no, na pilit, kahit mahirap gawin, na akala natin na hindi nila kaya, pero pilit nilang harapin, hinaharap para sa buhay-buhay at malabanan yung sitwasyon, no, na talagang sadlak sa kahirapan yung ganitong pamumuhay, lalong-lalo na sa lugar nila na talagang malayo sa kabihasnan. Ganun pa man, Ate Rose, nandito kami na kahit papaano maibsan at makatulong kami sa inyo na kahit munting pagmamahal, Ate Rose. Okay.
Ayan. So ayan po mga kababayan, yan po yung mga paa ni Ate Rose na nagsisilbing daan, no? Kasi kahit yung isa katulad ng isa hindi na ma-straight, no? Hindi na talaga maka-straight o matuwid. Ito naman, pwede pa. Ito yung mga paa niya, yung tuhod, no? Plus yung ito dito, Ate, Ate Rose, ito yung pang ano mo, ganyan pag naglalakad ka. Palad niya yung tuhod niya. Or yung dito, ganyan. Paano po pumunta kayo ng bayan? Nakakapunta pa ba kayo ng bayan? Kamang ragyap. Kahit papasok kayo ng market? Papasok kayo ng grocery, ganun. Ano kung ang layo nito, paano pag putik? Paano lapok? Pag ulan, pag yung lapok. Dili ra. Oh, kasi delikado po sa inyo. So dadaan ka diyan sa mga tubuhan, moagi ka dira. Mo akong amo ang giagian kanina na paana-ana, dira po ka moagi. Na ay mga dala-dala. Akong bata ra. Ah, gagaid sa imo. Okay, sige. So, Cruelios. Tara lang. Gidong. Ano ba? Di ba tapos? O, pasagdayan isang gusto nyo na mag-usa o yun. Yan ay, may isang sapong bigas sa kayo dito. Wow! Ano pa yan, Kabuto? Ito nanay, assorted groceries po para po sa inyo. Salamat. Yes! At meron pang isang tring itlog. Wow! Anong grocery dala-dala natin, Charles? Merong isang sapong bigas. Wow! Isang tring itlog at assorted ng groceries. Wow! Anong klase mga assorted groceries yan? Bit-bit mo? Sarge? Merong isang biskwit na pack. Isang... Tapak-tapak. Hiningal! Siyempre, hindi lang yan, Ate Rose. Merong ka pang... cash! Salamat mo kayo. Unsa karon ang feeling ni Ate Rose ang iyahang gibati karon na naabtan o grasya? Wala gi ko mag-expect nga karon kuana nga naay grasya ang maabot nga gihatag gikan sa Ginoo nato. Amen. So wala jud ta nasay karon na naagi mo abot nimo. Muna na mag-expect yon. Salamat gid kayo ninyo. Usa na kong pasalamat ang mahal nga Panginoon. Opo. Buhi. Unsa ka rin imuha na batsyagan na kanang ikaw na lang nawala kay bana? Paet mong tinood kaayo yun, pero wala ramang ikugod liwad. Wala ikaw nagpakawa sa paglaom ba? Nabisan, ulay mo, kuana mo, pero naaray kay grasya nga, muabot na mo ba? Naadyoy kay ng gatabang, rasaani ka ron. Gatabang, Pasalamat tayo sa ating mga sponsors, subscribers, followers, no, viewers, commentator. Maraming salamat po. Ito po mga kababayan, meron na naman tayong isang PWD na talagang patuloy humarap sa hamon ng buhay. Hindi nagsawa, no, patuloy pa rin sa pakikibaka para malabanan at para doon sa kanyang kaiisang anak na wala ng father, no. Pilit niyang binubuhay na kahit papaano makapag-aral ang anak niya, balang araw maiahon din sa kahirapan yung kanilang sitwasyon. Kaya maraming salamat po talaga sa inyong walang sawang
pagsubaybay panunood sa aking vlogs without skipping ads. Nawa ay pagpalain tayo ng Panginoong Diyos araw-araw. Nawa ay bigyan pa tayo ng kalakasan ng katawan sa araw-araw. Nawa ay bigyan pa tayo ng mahabang buhay upang sa ganun marami pa tayong matulungan na kagaya nila na talaga nag-aantay ng ating munting pagmamahal na mabisita natin tulad nito na nandito na naman tayo sa malayong kabihasnan no, na marating natin na hindi na akalain na tayo ay susugod at may adaladalang saya at biyaya. Maraming salamat po sa inyo. So mga kababayan, huwag niyo pong kalimutan, pakishare, subscribe sa aking YouTube channel, Lori Aquino Talita. Maraming salamat po. Gabi sa sol. Bye, Ate Rose. Bye. Salamat.